Hey, yo, welcome to my channel. So ngayon may panibago na naman tayong tutorial na gagawin, which is itong sa album. So itong nakikita niyong album na ito, no, mayroon siyang border na white sa likod dun sa background niya. So tatanggalin natin yan or papalitan natin siya ng kulay. Sa ano to? Sa 6.10.5.20 na version, updated version to ng gallery yata. Gallery. So ayun yung ipipix natin yan para mapalitan ng kulay yung background niya. Tsaka para makita din yung mga font na nakalagay sa bawang title ng folder. Alright, let's go! Alright, so ngayon nandito na tayo sa loob ng X-File Explorer natin. X-File Explorer. Bubuksan natin yung themes na gamit natin, which is nandito siya sa CDFTUW folders. So bubuksan natin yung T folder dahil nandito yung themes natin. At check ko muna yung baka nag-update na naman yung version ng items ko. So hindi naman. So bali ito yung gamit natin ngayon. I-rename lang po natin yan. Nagagyan natin yung .zip sa dulo. And then i-hold nyo siya, more, and then extract. Ganun po yung pagbubukas ng pagbubukas ng themes. So lalabas yung panibagong folder dito sa may taas, yung kaparehas nya ng name, pero wala na siyang zip sa dulo. Blue na siya na kulay folder, hindi katulad nitong nauna, may zip siya. So bubuksan natin itong nasa taas. Bali dito makikita nyo yung ganito. Ito yung pinakalaman ng buong themes. So bubuksan natin yung gallery. Ito yun. Andyan yung laman ng album natin. Lalagyan natin ng .zip sa dulo. Tapos i-hold nyo siya ulit. And then more dito sa gilid. Extract. Para mabuksan po natin yung folder. Ay yung file. And then ayun na po siya. Lumabas na po siya. Blue folder na po siya. Open nyo po yan. Dito makikita nyo sa loob yung laman ng kung ano na sa loob nitong album na to. Yun din yung makikita nyo ron. Katulad ng mga icon sa gilid, itong mga icon sa ilalim, yung font, yung mga font ng border tsaka ng mga icon, andun din yan. Pwede nyo rin siyang mabago dun. So bubuksan natin dito is yung theme values. Sa theme values, ito yung ano niya, wala siyang laman. Background niya is black. So kukuha tayo rito sa babak lang ako. So ito yung ginawa kong file, XML na complete code na to. Kasama na rin dito yung background. Ito yung background na sa ilalim. Yan. Kung sakaling may ibibigay ko tong link ng code na to, gagawa ko na lang siya ng link. Pwede nyo siyang i-download. Pwede nyo itong i-copy. Paguhin nyo na lang yung color code ng bawat details dito sa album. So kung magsisingit kayo, ito tip ko lang to ah. Kung magsisingit kayo ng ganitong code, kunyari may idadagdag kayo, kunyari ito yung idadagdag nyo. Yan, kunyari. Nakapin nyo sa kabila or sa ang team. Dito nyo po siya ipapasok. Or dito sa gitna. Pwede rin dyan. Kaganyan lang kayo. Edit nyo muna, click nyo yung edit sa taas. And then, lagyan nyo lang siya ng space pa po ba. Tapos, huwag kayong maglalagay dito sa pinakababa. Dito. Huwag kayong maglalagay dyan kasi ito yung ending code. Kailangan lagi yan nasa ilalim. Huwag kayong lalabas dito. Yan sa Vivo theme values na yan. Dapat nasa loob lang siya yan. Yan yung ending code. Ito yung nasa harapan naman. Yan yung kumbaga yan yung pinakauna niya, tsaka ito yung pinakahuli niya. Huwag kayong lalabas dyan, kailangan na sa loob kayo maglalagay ng code. Kahit sa ang XML, ganun ang gagawin nyo. Kasi hindi siya gagana kapag nilagay nyo siya dito sa may pinakailalim.
Tsaka dapat may kulay yan ha. Kapag may napansin kayo, nag-black itong isa. Magwa-black yan. Ibig sabihin nun, may mali yan. Kaya kailangan, check nyo nung maigi. Kailangan pare-parehas yan nung itong kulay na to. Kailangan pare-parehas yan. Tsaka itong nasa dulo nya. Yan. Kailangan pare-parehas yan yung code na yan. Di bali na yung color code, pwede nyo palitan yan. So, ika-copy natin to. Babak lang ako. Then, bubuksan natin yung biloksan natin na teams dito. Ayun, di yan. So, ito yun. Hanapin natin yung XML. Ito yun. Bali, ipipaste ko lang sya dito. Papalitan ko na ito lahat. Lang. Edit ko muna. Then, ipipaste ko na lang sya. Alright. So, ayan. Napalitan ko na siya. So, ang magiging background nito is black. Tapos, yung white yung font niya. So, yan yung gagawin natin ngayon. Hanapin natin. Ito yung papalitan nyo. Para doon sa mga borderline na ito yung white. Ayan yun. Gagawin natin black yan. So, ang code ng black is 2F tapos 6 na 0. 2, 4, 5, 6. Yan. So, ika-copy lang natin yan. Paste lang natin dito sa baba. And then, yung background niya is ito. Papalitan natin yan. Tsaka ito, yung gallery background. So, sa font naman gagawin natin is white. So, lahat ng color na text na nakalagay dito gagawin natin white. Walo din yun. 2, 4, 6, 7, 8. So, yan. Kakopy lang natin yan. And then, yung gallery text title. Gawin natin white. Disable press. Hindi na yan. Kailangan. Ito yung list sa baba. Ito yun. So, check muna natin kung yan yun. Ay, iba pala to. Brown. So, gagawin na rin natin tong white. Gagawin natin white yan. Yan yung mga white lang. May mga text lang. So, hindi naman yung importante. Background. Divider, gagawin natin itong 0-0. Para mag-transparent siya. 2, 4, 6, 7, 8. Bottom layout, background. Crowd view. Divider line. So divider line. So ayan, tapos na. Nagawa na natin, palitan yung mga ano, yung kulay tsaka yung background nya. Save na natin. Back lang tayo. And then i-compress na natin siya ulit. And then compress. Kakat lang natin itong naka-zip yung kinompress natin, tapos back lang tayo ng isang beses. I-paste natin dito, tapos apply to all override para masapawan niya to. So i-delete niyo na to, yun sa taas yung walang .zip. And then ito, i-rename niyo to. Patanggalin niyo yung nilagay niyo kanina na .zip para bumalik na siya sa dati. So ayan, bumalik na siya. Mag-select lang kayo ng isa, hold ng isa, tapos select all dun sa taas, more, tapos i-compress nyo na siya ngayon. So ayan, patapos na yung loading. Okay, ikakat nyo siya ngayon.
ito may zip, tapos back ones. Ipipaste niya siya dito para masapawan niya itong may zip, yung dot zip. I-apply to all niyo lang, tapos override. Kadalasan dyan kayo nagkakamali sa mga ano, pagbalik. May nakakaligtaan kayo, kaya minsan hindi gumagana yung ginagawa nyo. Iyon, i-delete nyo yung walang dot zip, tapos itong naka-zip, i-rename lang siya, tatanggalin nyo yung dot zip sa dulo. Ibig sabihin, may kaparehas pa. Ito pala. Ano yung na-delete ko? Iba pala yung na-delete ko. Ito, i-rename mo, tapos tatanggalin mo yung dot zip. Alright, so ayan, bumalik na siya sa dating themes niya. Check natin dun sa item. I-apply natin siya. So ayan, in-apply na natin siya ulit. Tingnan natin. Check natin yung album. So ayan, okay na, bumalik na yung napalitan na yung kulay white dun sa background. Galing niya. Mo! Pure black na siya. Tsaka meron nakita na rin yung font na kulay white. Yung brown na yun, hahanapin nyo lang yun kung nasaan yung brown na number nung laman ng isang folder. Andun din naman sa code yan. Makikita nyo yun dun. Alright. Alright.